He's going to be using the Barats para naman sa side ng Mapua to hopefully close out this game once and for all. Will this be a retribution game coming in from the side of EAC, or will Mapua take this one all the way, starting this one off with the members of Mapua clearing out their objectives? Sa napansin natin dito, no, it's the return of the comeback ng ating Pakito tank. Nakita na natin niya na ginagamit from previous seasons and from previous tournaments. Pero isa kasi sa mapapansin mo dito, Pakito tank, yung kanyang knock-up gagana lang kapag meron kang champ stance. Yeah. So ibig sabihin, magagamit mo lang siya kapag level 4 ka. Second, magagamit mo lang yung chop stand kapag napuno mo yung iyong bars. That's second. Pag punong-puno ka na, doon mo lang sila mapapatalon. So, bago mo gawin yun, kailangan mo munang kumasasad kung saan sa ang gilid bago mo sila mapaangat lahat. So, ang dami mo nga lang gawin para ikaw ay makapag-sustain. So, actually, ang iniisip ko sana dito sa pagkakataong to is Esmeralda gold lane, si Pakito yung off lane, and then ang middle lane natin or ang support natin is the Selena, and then ang middle lane natin is the Farsa. Yep. I think yun yung isa sa magandang work around dito eh. Kasi it will depend on its purpose if you're going to put Pakito in a tank, because sayang yung burst damage na kaya niyang ibigay. Isipin mo ha, yung damage na pwede mong i-deal, pangkasa mo lang kasi yung hahabulin mo talaga is the knock-up. Man, kailangan... At kailangan talaga nila ng mechanics na meron ng mga heroes para manalo dito sa laban na ito. But given the fact na nandoon si Sansan sa laban ngayon, paano? Ay siya matutuwa naman na mauuna at unahin niya kanila yung dinosaur! Pero ngayon si Yanti na naman na makakapagbigayan, sinahampas, kumpas na naman ang mga tela ng anak ng Mafia Boss. At ngayon, kukunin na nila itong turtle objective na pakiramdam ko naman ay magiging sa kanila to uncontested because of the fact na nandoon pa itong si Sansan sa kanilang baso. Nakita na natin to eh. Ito na naman yung early game aggression para sa side ng AYAC Generals. Pero, gaya ng ginawa nila ng first game, Oha Bards lang. Let's wait for the Mapua time, at ito yung gagamitin nila to move at hanapin yung mga important pick-off na pwede nilang makuha at lumamang dito sa laban na to. But ito na nakita natin, nandun yung continuous, ang ganda ng ano, ng map awareness and then ng rotation dito ni Sung Shangxias. Look at the items, mukhang dikdikan pa naman, wala pa nakakuha ng kanilang mga core items as of the moment. Pero isa sa mga dapat nating tignan dito is syempre yung ating mga cores, like on the side Barat, malayo na yung pa yung kanyang lalakbayin para makuha yung kanyang core items. And look at that, yung sinasabi ko kanina, Puppet, kayang-kaya mong i-burst etong si Kozuki Odin. Sayang eh, kung if you're going to use defensive item for a Pakito, sayang yung damage na kaya niya sanang i-deal sa laban na to. Very, very sayang indeed. Pero ngayon, ang kailangan nilang gawin is to really figure things out. Kasi an upcoming leader presented to you by Phantom, really making it happen with all the mage gold banners that he has been holding right now, making it happen. Pero ngayon ay meron na naman bakbakan at ito na matatalunan ngayon. Pero yeah, may pick-off kaya nagagawin? The answer is no. Puppet is going to be okay, pero yung ambahan nila eh, yun yung nagiging kaso nila dito. Hindi ko alam kung papasok pa sila or lalabas. Pero ang alam ko is napagamit ng Purify doon si Ezreal para makawala doon sa Detona's welcome dito ni Sansan. That gives another ultimate down. Pero doon yata sa may mid lane, aside ng third turn, si Sansan ay mapapalaban mag-isa. Pero as usual, magbaback na lang muna sila. So a very, very tight situation. Pero hindi nila pinipilit yung sarili nila doon sa mga laban na ayaw pa nila. Actually, sumasabay sa laro etong AYAC, and that is very concerning para sa kanilang side. Nakita natin nung first game, kayang-kaya nilang makapag-commit at makapag-heal ng sobrang lahat na damage. At kailangan nila i-continue yun dahil hindi sila pwedeng tumabay sa oras neto mga upwards natin para sa side. Look at it! So, sakto yung Tyrant's Rage, tatlo yung kanyang nayakap, Daytona's Welcome, nakagat, nabigay pa nga
doon. Etong si Yanti, mababa flicker na lang siya pala. OMG! Oh my god, and the puppet killing ATG during that sequence is the tank who's going to kill his co-tank during this game, and a mega kill for Hamador. Eto naman yung early aggressiveness para sa side ng Aya. But again, hindi yan mag-matter kung hindi mo makukuha yung W. Man, what a setup coming in from ACG. If you lose yourself, I will find you talaga. Oo, literal. Grabe yung naging Tyrant's Rage niya doon given the position that he's actually in. Ginamit yung Tyrant's Rage doon sa side na nandun din si Puppet. Parang talagang tatlo yung mayarap group niya. Group hug, literal. Group hug ang kanya. Nagiging favor. Ito, pero speaking of which, hindi yan ang gusto na makuha. They are here for business. They are not here to play around. Yan ang sabi dito ni Sansa. 0-1-3 as of the moment, pero si Ating ang very important as of the moment because of the fact na nandoon si Phantom sa bot side, pero dito naman si ACG to sinusubukan na protektahan ang nanitira factory sa kanila, but that will be unsuccessful. So in return, we will be pushing this top lane turret para at least maka-equalize yung pressure sa ginagawa ni Phantom pressure sa akin. That's a mirror move para sa side ng Mapua, and talaga namang they're still finding their niche dito sa laban na to. Okay lang kahit makuha ni Hamador yung kanyang mga early games, as long as tayo as a group kakuha din natin yung middle game and then late game. Kasi kung titingnan natin kung si Hamador lang yung magiging problema, okay lang. But if you're going to look at it, Apeng, kanina pa yan dyan, kanina pa nagki-crippling siya, so malamang solid na rin yung itemization doon naman sa baba, basta yung torre. But and that is a monster kill for Hamador. Talaga namang hinuhuli ang bawat maling hakbang na kanyang makikita sa laban na to. Bawat hakbang kita mo, di ba? I will always follow you wherever you go. Pero si Phantom mapagamit na lang ng Order of Brilliance para talagang makawala siya doon. And that gives more space para sa side ng EAC to operate given na wala ang ulti dito ng ilan sa mga heroes coming in from the side of Mapua. And gayon, iba naman ang kanilang punteriya as Apeng dito pinapusta lang ng Puppet ang lanes to give more pressure para makapasok ang minions nila. Pero ngayon, hindi talaga sila makapwesto eh. Kasi alam ng members na Mapua kung ano yung gagawin nila. So now they just switch yung objective na gusto nilang gawin. And now, hati-hati ang nagiging laban Puppet sa baba. Andun si Apeng sa taas. Pero ngayon, ang laban ACG talagang napapalaban siya dito. Pero ngayon, meron na naman yung old na nawawala si ACG na doon sa likod ng nasa harataman na ibibigay kay Yanti. Will be going down as well. Hindi na nakapaghintay ang mga miyembro ng EAC kasi ngayon seryoso na talaga sila, and that is two heroes down for the side of EAC or Mapua, habang isa naman para sa kanila, and that has only been Yanti. So ngayon, the pressure is real. Pero andito na naman tayo, nagbabalik tayo sa game. Hindi naibigay ng pressure. At ayun, dapat na unang laban eh. Killer tank. Nakuha na nila. It is Puppet with his killer tank. No? Who would have thought na itong pakito na to. Parang nila sabihin, alam mo JMPZ, kahit anong sabihin mo dyan, hindi ko naman gagawing tank talaga to eh. No? Gagawin ko rin itong heater pa rin. Pangbulag lang yan eh. Pangbulag lang yung conclusive blast na yan. Yung sa ano ko, don't let ko. The emblem face you. Oo, don't let the emblem face you. That is really true. Dahil tinan mo naman yung kanyang score. 2-1-7 for Puppet and his pakito. And man oh man, grabe. Mukhang sa pagkakataong to, medyo lamang pa rin sila. 8 minutes on to the game. Ha? Kanina nakita natin, umatras na to o nag-change na ng lead. 8 minutes on to the game nung first match natin. Pero ngayon, 8 minutes 48 seconds na sa kamay pa rin yan ng side ng AYAC. And they're going strong pare sa laban na to. Going strong is definitely an understatement. Yeah. Kasi most especially ngayon, si Hamador, think about it, 7-0-2. Para sa isang Hayabusa in this early stage of the game. Pero yung kalaban niya, si Sansan, level 11 din, pero 0-2-4 lang. So the level of the items na meron sila dito, given that the kills are coming in para sa side ng Hayabusa, napakahalaga because they really need to have that early game potential para sa kanila. Kasi meron sila ng Hayabusa, meron sila ng Hayabusa, and most especially meron sila ng Puppet na mentioned mga kanina na pumupunit din ng ilan sa mga members na hindi talaga nakakapag-sustain.
coming from the side of Mapua. Pero Mapua ngayon, kailangan nila to figure out their game plan. Kailangan nila na makita kung saan ba sila lumalamang. And most importantly, I think that is still going to be doon sa kanilang team fight. Sansan, pag gumamit siya ng kanyang first skill dito sa kanyang mga kalaban, malaking bagay kasi. Kasi kapag meron ka ng stacks na nagiging importante para sa isang parat for him to be able to fight in the early or to the mid stage of the game, madadala mo na yan eh, hanggang sa late game. So yan ang kailangan nila ngayon na pagtuunan ng Batsen. But we will be moving forward to another pause as of the moment because we are still trying to figure out kung ano ba yung magiging takbo ng laban. Kasi kahit sabihin mo na 2K ang gold lead para sa side ng EAC, Mapua not falling behind. Yeah, totoo yan. And especially Apeng and then si Phantom eh, hindi pa masama sa gera. Alam naman natin yan, nakita na natin yan nung first game. When it's Apeng and Phantom time, it is go time para sa side ng Mapua. And even kung even the damage na kayang ibigay ni Amador, it's not enough nung first game. Mas lalo ngayon second game kasi kung titignan natin, it is Parsa na kaya mag-deal din ng damage. Kasi tignan na natin on the contrary. Si Yanti is nandyan para sa sustain. So, supportan siya ni Puppet. Kapag ang kagandaan dito sa hero naman ni Puppet ngayon, hindi lang siya basta tanke. Pwede rin siya clean up crew. Kasi usually, yan yung huling mamamatay sa bawat bakbakan. Hindi siya priority mo kasi siya yung tank. Ang priority mo dito yung core. So, kapag nagkaroon ng bakbakan, etong si Puppet, gaya nga nung sabi mo, ano yan eh, disguise yan eh. Oo, no. Kapag hindi mo pinapansin si Puppet, magugulat ka na lang, tumatalbog ka ng bigla at nasasaktan ka na niya dun sa kanya mga suntok. Yan yung dapat tignan nito ng side ng Mapua. Dahil si Puppet, gaya nga nabanggit mo, nagtatago lang yan sa likod ng kanyang tank emblem. Pero kayang-kaya niya mag-deal ng grabing damage sa laban na to. I think it's also the surprise factor coming in para dito kay Puppet. Kasi knowing tanks na we have in the game right now, parang ang hirap kasi matutusin na you have a tank and you're up against a jungler na parang sasabihin mo na, ano naman ako madadamage yun eh. Okay lang, nadikitan ko yan. Kung setup, wala naman kasama yan eh. Okay lang ako, diba? Pero ngayon, na meron silang pakito as their tanker, actually very difficult for the side of Maputo actually capitalize and try to figure things out for their side. Kasi ang hirap eh. Ang hirap ng magiging sitwasyon nila dito. They are trying to look for ways to penetrate their defenses. Specifically, talking about EAC. Pero EAC, being the generals, they know what to do. Alam nila yung pasikot-sikot sa bawat lugar sa Land of Dawn. And now they are operating with that one just fine. Most especially because of Xiong Shang-Chi, yung Abyssal Arrows niya dito. Totoo. Ang halaga kasi nun eh, napaka-importante nung vision na naibibigay ng mga arrows. Most specifically doon sa mga bushes nila. Parang ang hirap kasing lumaban pag hindi mo alam kung sino yung kalakaban mo. And through the Abyssal Arrow, that kills the vision for them. Yun yung nakikita ko dito, no? Pero isa pa sa nakikita kasi natin kapag tinignan mo yung lineup dito nung Aya. Yeah, the sustain is there, the damage is there, pero pagdating mo nung late game, saan ka kukuha? Saan ka mag-i-invest ng damage? I think Farsa is not enough para makapag-deal nung damage. Pero kapag tinignan mo kasi, pag pumasok na si Amador, pag nagdikit-dikit sila, Ugi Shadow Kill, negated na kagad yung ultimate ng isang Hayabusa. So it's very important that Yanti and then Puppet could have a way kung paano sila makakatulong sa kanilang grupo, especially knowing that it's now heading towards the tank role. It's very difficult for us to see na matalo eto ganitong lineup, but with this lineup yung control medyo mamumroblema talaga sila, lalo pa kung meron kang Kufra on the other side. Yeah, hard pick of potential indeed coming from the side of EAC kasi simply because of that Selena, diba? Yan ang magiging target nila at kailangan talaga nilang gawin if ever umabot tayo doon sa punto na ngayon. Pero kung ngayon, matatapos sila ng maaga or as early as possible itong laban natin na ito, magiging maganda ang kinakahantungan nito para sa kanila. Pero ang importante naman dito for Yanti and the rest of the crew ay mapusha po na nila ang player, apat pala ang nag-reunion na nagkita surprise party. Pero ito yung party na hindi ka natuwa kasi ang party ang nangyari, third party kumbaga, pangit yun kaya hindi yun yung naging nangyari dito. Pero ang maganda naman is nakuha nila yung other yung tipo pagpunta mo nung party nagbigay ka na ng regalo kung nung nakatang pera.
That's rude. Pa rin dito, kung makikita natin si Auntie Yuzo, ano po yung slide? Pero kaya naman pala. It's the stall game para sa side. Pero di na rin yung Lord! Oh my God! Di naman! Sa akin, I'm going to take it at meron pa siyang kasamang foul dahil si Amador ay kanyang makukuha dito at mapapasigaw pa ng get out dahil mahuli pa nga doon si Puppet and they're running for their life. Ito na naman yung comeback na nakita natin. Meron pang panang magaganap but that arrow is not enough and just like that, sumisnap si Thanos, baliktad na ang laro. Na ano sila eh, parang ma-realize nila kung nasan talaga dapat yung kalaban nila. Kasi nakakata pa sila eh. Nasaan itong si, ano, nasaan itong si Auntie? Bakit siya nandito? Nasaan yung iba niya mga kalaban? Pagpunta nila doon sa Lord's side, nagulat sila. Meron na nangyayaring party doon. Bakit hindi nyo kami sinali? Ngayon na sumali na sila. Kaya pala yung pinasinasali. Kasi sila yung nagiging bida sila doon. So, napunta yung percent ng crowd dito sa iba, pero napunta ang percent ng side ng makuha. And ngayon ay mapapabagsak na lamang siya, nagmamarcha pa rin ang Lord sa kanilang tarima. Yung base ay hindi mawawala but the pressure is on para sa side ng EAC. Si Yanti parang Shanghai dun sa laban na yun. Hinahatak siya ni Kazuki Odin tapos kinaya naman ni Sansan. Grabe naman yung party na yun. Pero kidding aside, Tol, grabe na talaga yung skill switch dito nung tropa natin mula sa Mapua. Kumbaga kung merong Onyx time, merong Cardinals time eh. Oh man. Grabe, alam mo yung kanina, hinahayaan lang ni Apeng and then ni Phantom. Sige, kill lang kayo ng kill dyan, dyan kayo masaya eh. Pero pag nagsama-sama kami, tapos na ligaya nyo dapat. Kasi yun yung kinahinak ng lineup ng side ng EAC because of the fact that si Amador, kahit 8-1 to siya, may timer to eh. Kailangan niyang magawa na mahanap niya yung destination niya kumbaga sa isang laban. Kasi kung hindi, kung naubusan ka ng gasolina ay mahihirapan ka to capitalize dito sa ating laro. Ngayon ay 12 minutes na ang tagal and itong si Phantom kanina ay hindi natin siya nababanggit sa laban na to pero ngayon 3-0-2. Conceal play is gonna be there. Phantom ang nangunguna pero magche-check ko siya ta. May lineup na makikita pero ano pa ng volley channel at ngayon mapapalaban na naman. Wow! Na si Kuzuta yung Odin, si Puppet nandun sa likod, Apeng hahabol! Gas insanity at mapapatumba niya ito pero sa Amador. May laban doon pero si Yanti yata ang makukuha. Kasi ATG naman nandun sa likod, nandun sa baba at ito. Shang-Chi will be going to free as of the moment because 2-4 the side of EAC habang 3 naman para sa side ng Mapua. Isang magandang bakbakan, hindi makakapush ang kalaban at ngayon EAC is really trying to figure things out kasi ngayon ay wala sila nung factory na talagang pantapos kasi parang pambakbakan silang lahat eh. Totoo, eh grabe yung setup na pinakita doon ni Puppet. Parang nasabi niya sa atin dito, ano di pangit maggamitin? Etong pakito, meron pa rin siyang sustain. And kita mo naman grabe, pagkasuntok nito ni Puppet na sabay nag-collapse na itong mga pamalade pa sa side ng AYAC. And gaya nga nung nabanggit mo kanina, may ticking time bomb tayo para sa isang Hayabusa. Kung mahirap mabuhay sa Leafy para sa isang Hayabusa, mahirap mabuhay bilang Hayabusa, lalo na kung ang mga target mo ay Barat, ang target mo ay Lunox na kaya mag-order of Brilliance. Lungkot maging Hayabusa naman. X-board na merong dalawang buhay, gamin mong apat pag naka-immortality. And then, etong si Kaja, nakapagtapos mo mag-ugi Shadow Kill, pag di mo siya napatay, siguradong hahakain ka niyan. So, Amador, medyo umiikli na yung kanyang PC dito, lalong-lalo na sa kill potential. Feeling ko ito na yung time para mag-switch siya from a killer to a push type of hero. Kasi yun yung kanyang ano dito, yun yung kanyang magiging calling card. Knowing na meron siyang quad shadow, kayang-kaya niyang makalayo agad sa vicinity kung saan pag nagkaroon man na pagkakataon na siya magagang hindi siya mahuhuli but Puppet nagamit ang kanyang flicker. That means an all out and an all open loop para sa side ng Mapua. Napakadali!
actually, hindi na tayo kailangan maghintay pa ng 10 seconds kasi napakainis. Alam mo yun, hindi yun yung literal na sinasabi ni Gordon Ramsay na it's raw eh. It's well done. It's well done. It's well done talaga. The steak is perfectly cooked. Hindi siya magagalit. Oh, hindi talaga. Kasi hindi kanya papabalikin doon sa kitchen na kanya nga pinapagalitan. So the moment may earthquake tayo na kasalukuyang nasasaksihan. It's all part of the game. It's all real life. Pero you know, nanginginig sila. Hindi tumataan yung si Barat. Nanginginig yung lupa eh. Ah, alam ko na rin kung bakit. Kasi nagmamarch na rin yung Gordon. Oo, doon. Nagkararamdaman mo talaga. Pag ano, pag nagmamarch na kasi yung ganong klaseng o ganong kalaking nila lang. Kayong pa, samahan mo pa. Hindi na itong Barat. Pero meron falling star mode na magaganap mo yung knock-up. May kakasama. Meron yung Atamador. Siya pa ngayong unang mawawala dito. Santi. Ayanti. Pero si Puppet doon sa likod. Eto yung kinasama natin. Hinahabol siya. Pero wala siyang damage na may kakasama. Look at Apeng and the Lord. O Habarts lang. Eto mga tropa natin. Nothing personality na gawin dito. Trabaho only the work dito na pinapakita natin para sa side ng AEW. What a last insanity, and due to that, tapos ang laban. It's the kill switch and the cardinal time to finish the game. Alam mo yung pag, di ba may ano, minsan sa mga video games may igaganan ka na lever para manalo ka. Ginano na nila. Oh, parang yun yung nakalagay na ano, do not, 'di ba? Do not pull. Oo. Ang ginawa ng AC, pinuha nila. Mm-hmm. Yun yung naging senyales pa.